buntis na welder. Nang malaman na siya'y buntis, pinag-resign? Saan ka nakakita nito? Eto, panoorin. Ikaw naman. Okay, anong problema natin? Pina-resign nila ako last February. Pinag-resign ka. Nagtrabaho po ako sa kanila ng mayigit isang taon bilang welder. Nireport ko po sa kanila na 3 months na akong buntis. Kinabukasan po, agad po nila akong pinag-resign. Tangdailan po ng paglapit ko dito para po magpatulong na makuha ko yung natitira ko pa pong sahod sa dati kong pinapasukan na kumpanya na Drill Corp Philippines Incorporated. Paalaman ko po na yung SSS ko wala pang hulog. Simula na nagsimula ako sa kanila hanggang sa pag-resign ko. Kailangan ko po yun talaga ngayon, napaka-importante kasi yun lang po ang gagamitin ko para po sa panganganak ko po. Una pa lang po, nakiusap na ako sa inyo na sana po ibigay niyo na yung para sa akin. Hindi naman po ako nag-aangad ng sobra. Pero lumipas po ang ilang buwan, hindi niyo po ako inasikaso. Hindi na po makatao, talaga sobra. Mahigit isang taong nagtrabaho bilang welder sa drilling company nang mabuntis si Timmy. Kabuwanan niya sa Hulyo pero hindi pa nakakuha ng kanyang 4 na buwang sweldo. Kinakaltasan mula na magtrabaho siya pero wala namang hulog sa SSS. Paano siya magkakaklaim ng maternity benefit? Si Timmy Lou Gloria kasama natin at ang kanyang inarereklamo, The Drill Corporation Philippines Incorporated. Sa linya natin, telepono, unahin muna natin. Ito si Ms. Belen Nicasio. Head ho siya ng Senate Unit ng NLRC. Ma'am Belen, may karapatan ba ang kumpanya tanggalin ng isang nagtatrabaho dahil nabuntis siya? Pinagmalaman na siya'y buntis, pinag-resign siya. Opo. Sir, paano wala po kung kamalayan sa batas na sinasabi na maaari pong tanggalin ng isang buntis? Na lalo na kung regular po siyang empleyado at wala naman pong dahilan para siya ay tanggalin. Mm-hmm. Kung wala naman po siyang nagagawa na violations sa company policy. Okay. Kawawa naman nung malaman buntis. Ngayon, kabuwanan mo na ngayong July, nalaman nila buntis ka noong Pebrero. Tapos pinag-resign ka na. Kinabukasan, kinausap ka na lang. Bakit daw ikaw mag-resign? Ano daw ang dahilan? Wala man po silang sinabi. Basta pag nag-resign daw po ako, pinangakuha nila ako na uunahin nilang ibigay yung ilang buwan ko pang hindi nakuha na sahod. Pero allowance. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakuha? Wala po, sir. Nag-resign ka ba? Opo, kasi pinilit nila ako, sir. Alright. Ma'am Belen, narinig nyo, pinilit siya. At pinangakuan na makuha yung 4 na buwang sweldo. Pagkatapos ay mag-resign na siya, hindi na binigay sa kanyang sweldo na 4 na buwan. Yes, sir. Ang suggestion ko po, i-refer niyo na po siya sa NLRC para makapagpagpagin po. Okay, sige. Tutulungan namin siya, Ma'am Belen. Ano? So, kaya ako tinanong muna sa batas ng labor kung bawal ba ang isang single pag nabuntis, eh pwedeng tanggalin sa trabaho. Ayan ba yung naging dahilan na sa labor code? Hindi ako labor. Maging sa kanapatan ng pagkababaliyan. Ayun. Emergency at right. Okay, hindi ko alam. Ano bang kulto? Este kulto. Ano bang may-ari ninyo? Ano ba yan? Masyadong... Australiano po yung may-ari. Australiano? Yung pinakamay-ari po. Pinakamay-ari. Alam ba ng Australiano? Opo, sir. Anong sinabi siya ng Australia? Ng na Australiano? Buntis po ako? Oo. Binati pa nga niya ako, sir. Huwag daw ako magbubuhat ng mabibigat. Tapos, pero ang nagpaalis naman sa'yo, yung kumpanya. Opo. Yung ano, hindi siya. Mas mabuti pa ang Australiano siguro. Mas malawak ang pag-iisip. Di ba? Hindi ko rin alam, sir eh. Hindi alam. Basta yun lang po. Basta't so, nalaman mo, pumasok ka na the next day, na malaman buntis ka, sinabihan ka na mag-resign ka. Opo. Okay, so Ma'am Belen, wala naman pala mga kukulong batas. Akala ko meron. Hindi ko maintindihan. Kukulta ba yung kumpanya niya? Kasi may mga kulto na mga, alam mo, bawal na pag ikay na buntis na walang, alam ko, minsan may kulto na ganyan eh. Tinatanggal ka. Para sa kanila, hindi ka na pure. Ganun ang gustong sabihin. Kulto ba? Hindi, sir. Ah, hindi naman. So, wala akong pakialam kung kulto sila, basta sumunod sila sa batas ng tao. Iba yung batas ng kulto. Este, wala tayong pakialam. Okay, maraming salamat, Ma'am Belen. Sasamahan ho namin, tutulungan din ho namin ito, Ma'am Belen. Ano ha? Alright, so ganito. Kumusta naman yung SS mo? Sir, ano po? Yung na po, nag-inquire na po ako sa SSS. Okay.
employed po ako sa company ng November 2017. Okay. Hanggang February 2019. Pero po, ang record ko sa SSS, last pa January 2017. Binabawasan ka? Opo. Nire-remit ba yung binabawas sa iyo? Binabayad nga ba talaga sa SS? Gusto ko malaman to kasi dapat siguro alamin muna natin. Nalaman mo na ba na binayad? Wala po silang binayad, sir. Meron po akong... Anong walang binayad? Sa SSS. Oh. Wala po. Meron po akong... Bakit daw? Pero kinakaltasan ka? Opo, buwan-buwan po. Abay, pag nanakaw naman yon. Pag nanakaw number two. So ngayon, ganito lang kasi simple yan. Ano? Galit na galit ako dun sa mga taong sinungaling at mandaraya. Pag sinungaling na mandaraya na, magnanakaw pa. Ma'am Lilibeth Soralbo, magandang gabi sa iyo. SSS Communication Analyst Senior, Ma'am Lilibeth. Naawa kami kay Timmy. Siya ay kabuwanan niya next month na. Wala siyang makukuha kasi hindi nire-remit ng lukulukong kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. So, pwede ba natin matulungan at matawagan itong kanyang employer at para naman mahabol kung ano yung mga bagay na kanyang benepisyo kasi manganganak na siya, wala siyang maternity. Paano to? Dapat mag-file siya lang hanggang maga ng former. Alright, magpa-file. Sige. Sir, nakapag. Okay. Alright, sige. Tutulungan din namin siya makapag-file para makapag-file din kayo ng criminal doon sa sinasabing mga may-ari ng Drill Corporation. At alam ko naman na may Republic Act tayo yan. Pag nanako, ang PhilHealth mo. Sir, kahuhulog lang po nila nung... At least natakot sa PhilHealth. Pag-ibig? Wala din. Okay. Ma'am Lilibeth, tulungan na natin to. Mantakin nyo, pinili muna yung Pag-ibig. Meron? Wala daw. Wala. Ang PhilHealth? PhilHealth lang po inuna nila. Ang problema, ang PhilHealth, medyo may problema rin. Okay, di ba? Sige, Ma'am Lilibeth, tulungan ho namin to, ha? Ha? Maraming salamat. Okay. Alright. Kabuwanan mo na. Opo, next parang month. Parang hindi ka buntis sa tingin ko. Paano mo nadadala yan? Baka hindi ka ba mahirap ng pagbuntis niya? Hindi naman. Marami kasing ibang babae, matutulis ang tiyan pag nabuntis eh. Hindi naman, ayos naman. Okay naman, po. Mabigat ba? Paano ka matulog? Tagilid po. Tagilid. Bakit pag ikay natulog ng naka... Malikot, sir. Malikot. So ano ba, yung anak mo ba? Lalaki o babae? Lalaki po. Babae? Lalaki po. Lalaki. Mamili ka ng pangalan, Ramon? Erwin, Ben, o Rafi? Huwag mo nang piliin yung langis. Mamili ka doon sa tubig. Tubig, si Erwin, si Rafi, at si Ben. Okay? Pag may napili ka, bulong mo na lang mamaya, ha? Good sport naman ako kahit na huwag ako, eh. Alright? Ayoko kasing anak mo maging brusko, eh. Ha? Siguro Tul Rafi pwede pa. Ha? Mabait yun, eh. Si Tul Erwin naman, abay, maanghang yun, kapareho ko. May kaasim din. Pero, kuwela. Anong tingin mo? Anong tingin mo sa aming mga tulfurari? Sige nga, sabihin mo. Bakit ba ako nilapitan mo sa problema mo? Ano nakita mo sa aming mga tulfo na, lalo na ako, ang pinakabastos sabi nila? Hindi bakit naman, sir. Nanonood kasi ako ng FB. Ah, ganun ba? Bigyan to ng pamasahe pa uwi. Sige, okay. Tinatanong ko lang sa iyo. Sir, nakikita ko sa FB na ano kayo, yung mayroon silang ano sa salita nyo. Okay, sige. Maraming salamat. Okay, kung gano'n ang ginagawa mo. Saan ka makatira? Cavite po. Ang layo pa nito. Nung oras ka umuwi, umalis doon sa lugar niya? 5 po. Umaga? Opo. Hindi na ang pag-antay mo sa amin. Ha? Opo. Kung medyo nag-antay ka man ng konti, ako yung nagpapaumanhin. At least hindi ka nag-antay ng 5 araw. Ayos lang po yun. Ang importante kasi, sir, matulungan. Ano? Opo. Tutulong kami sa iyo para sa susunod, alam na namin ang aming gagawin. Ha? Itong handa na kami doon sa pagtulong sa iyo. In the meantime, sinong inuuyuan mo sa inyo? Ano po? Magkakasama po kami nanay ko. Nanay mo. Kumusta naman ang nanay mo? Natutuwa na at nag-aantay na may apo na siya. Opo. Ha? Excited? Opo. Okay, sige. Sige, alright. So, ganyan. May sasabihin ka ba doon sa inyong kumpanya? Baka sakaling gusto mong sabihin doon sa Drill Corporation kung sino man nagsabi sa'yo, sabihin mo, makiusap ka. Bibigyan kita pagkakataon. Sino yung taong nangako sa'yo roon sa kumpanya na nagsabing, mag-resign ka? At pagkatapos ibibigay sa 4 na buwan at pagkatapos
Ikaw mismo, sabihin mo ngayon, nag-resign ka na, ibigay sa iyong nararapat. Bahala ka, makiusap ka. Sige. Sino, sino yung tao na yun? Si Sir Ray po, yung general manager namin doon. Sir Ray. Doon. Anong tsaka pangalan ng apelido? Basta si Sir Ray. Basta si Sir Ray po. Okay. Sige, okay. Okay. Sige. Di, malikot yung bata, kaya kaya yung bata na excite, narinig ako eh. So, okay, relax ha. Okay, sige. Baka mahulog ka dyan. Sabihin mo, baby, relax ka lang dyan. Okay, sige. Anong Ray? Nakalimutan na yung previous. Okay, sige. Hoy, Ray! Kung sino ka mang Ray ng Drill Corporation, General Manager, makinig ka. Okay, sige. Salita ka, Timmy. Sir, nung unang araw na nalaman niyo po na yung kalagayan ko, kinabukasan pinag-resign niyo ako, nangako kayo sa akin na asikasuhin niyo agad yung mga kailangan ko, pero inabot na lang ng ilang buwan, wala, dinedman niyo na lang po ako eh. Pati po si sa accounting nyo, accounting manager nyo na si Ma'am Connie, ilang beses po ako nakiusap sa text sa inyo, kahit yung allowance ko lang para may pampacheck up ako, pero talagang hindi nyo binigay talaga, hindi nyo ako pinapansin. Wala, napilitan na lang tuloy akong lumapit sa, alam kong matutulungan ako. Okay. Kaya pasensya na lang talaga. Huwag kang papasensya. Ano pangalan ito, Ray? Ray, makinig ka. Kung sino ka mang Ray, putres na Ray ka, makinig ka. Sigurado naman, accounting ba to? Yung Ray general po, manager. General manager po. Ray, general manager ng Drill Corporation, I want you to listen carefully, listen good. Etong mensahe ko sa'yo. Manloloko ka, manggagancho ka. Sinungaling ka, ang sinungaling at nandaraya, magnanakaw. Pakinggan mo ako, ninanakawan mo, etong si Timmy. Pati ba naman yung apat na buwan pinagtrabaho niyang lintek ka, tinalo mo, saan mo gagamitin yun? Pag hindi mo binigay sa kanya, tatawagin ka namin, pupuntahan namin ang inyong lugar. Taga mo sa bato. Kung sa labor at maluloko mo, kami sa bitag hindi. Babantayan ka namin kung saan ka umuwi para talagang kukumprontahin ka namin. Aalamin namin kung paano, saan ang rota mo, hindi dahil may bala kami sa'yo para kumprontahin ka namin, para sabihin sa'yo, ang pangako mo, tuprin mo. Ang sino mang nagtatrabaho dyan sa Drill Corporation Philippines, Incorporated, makinig kayo, Drill Corp Philippines, kabastusan to, pag nanakaw sa maliit na tao, nililang nyo, nagsinungaling kayo, dinaya ninyo, ninakawan nyo pa ang kakapal na mukha nyo. Shame on you. Ngayon, do you wanna play hard? Gusto mo bang makipaglaro? Kami sa Action Oro mismo, Bitag, hindi kami nagsisiga-sigaan. Hindi kami marunong lumuhod, hindi kami marunong makiusap, hindi kami good boy. Entiende? At hindi ako marunong mag-sorry pag ako'y tama. Pakinggan mo. Ibigay mo, ihanda mo, dahil tatawagan ka namin, i-research namin kung sino ka mang Estas, Judas, Barabas, Satanas, kabilang na. Ibigay mo. Para sa kanya yan. Wala siyang ginancho. Kailangan niya na, manganganak to. Kabuwa na, next month. Wala kaming pakialam kung anong kasong isasampa sa iyo at sa kumpanya nyo. So, mahirap. Pag Action Oro mismo, pambansang sumbungan ang nagtrabaho. Kami nabubuhay ng aming mga dugo, dugong mandirigma, hindi dugong mga nakikiusap, hindi kami nagsusorry, dahil wala kaming kasalanan. Kami, pag umaksyon, Oro mismo, walang antay-antay na limang araw, baka nasanay ka sa ganyan, ha? Kasi kung tutusin, ako ngungungod sa mukha mo kapag nangako ka at sinabi mo ilang araw at hindi mo tinupad, ingungungod kita sa Unidoro at hindi ako magsusorry. Tandaan mo yan. Balik mo yung pera sa kanya. Eto ang totoong public service. Hindi mahirap, madaling lapitan, madaling puntahan, madaling kausapin, marunong makinig, marunong umunawa, at marunong maawa. Sabi nga nila, bastos. Eh bastos na kung bastos. Ang mahalaga, aksyon, ora mismo, marunong makinig, marunong umunawa, marunong maawa, at umaaksyon agad. Wala nang iba pa. Period.